Ang sabi? Reseta mo? Nareseta din niya? Nareseta ng bayan? Let's call the doctor very quick! Sharing is caring may not always be the case, lalo na pag reseta ng gamot ang pinag-uusapan. Dahil ang sakit ni Maria ay iba sa sakit ni Juana at ni Nestor. At kahit pa halos pareho naman raw ang nararamdaman, tanging isang medical expert lang ang makakapagsabi kung ano nga ba ang sakit ng isang tao. At tanging isang medical practitioner o doktor lang rin ang pwedeng magreseta ng gamot sa isang may sakit. Mas maraming peligro ang pagbabakasakali na ito kaysa sa mga benefits na maaaring makuha sa maling practice na ito. Una, ang gamot mula sa resetang di naman iyo ay may specific na sakit na kayang gamutin. At dahil nga di ka naman nagkonsulta sa doktor, ay huwag mong asahan magiging epektibo ang gamot na ito para sa iyong mga sintomas. Nagsayang ka lang ng pera dyan. Pangalawa, ang dosage na nasa hiram na reseta ay pwedeng di akma sa iyong pangangatawan. Pwedeng di maging effective dahil di sapat ang dosage. Or ito ang scary, maaari kang ma-overdose. Naku, dagdag gastos yan. Ma-hospital ka patuloy ngayon. Pangatlo, ang di tamang paggamit ng gamot tulad ng pag-inom ng antibiotics kahit di naman kailangan ay nakakasama dahil maaaring palakasin pa natin ang mga bakterya o virus sa katawan natin. Kapag uminom ng gamot na di akma para sa sakit mo, o di kaya hindi tinapos ang kumpletong gamutan dahil wala ka nang nararamdaman, nagkakaroon ng resistensya ang mga mikrobyong dapat napatay nito kung akma ang gamot sa sakit at kung kumpleto ang araw ng pag-inom. Gusto niyo bang maging sanhi ng super strain ng isang bakterya? Napaka-morbid mo naman, Doc! Paalala lang, huwag. Never ever humiram or magpahiram ng reseta para makaiwas sa health emergencies. Iwas gastos din, di ba? Konsult tayo sa eksperto, ang primary care provider mo sa Barangay Health Center. Libre na, expert pa. Di na kailangan manghiram ng reseta. Para tama ang payo at effective ang gamot na irereseta sa iyo. Punta na sa Barangay Health Center at magpa-check up. Libre to! Magkonsult tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Paalala mula sa Department of Health.